Magandang gabi po sa atin po lahat. Alam niyo po, excited po ako eh. Marami excited kasi ang ganda po ng topic natin. Bigyan na po natin ng konting reflection po itong ating binasang gospel po ngayon. This Sunday is a Divine Mercy Sunday. So, mercy and compassion. Nakakatuwa po kasi doon po sa ating binasang gospel ay yung pong ating mga disipulo po ay naka-lockdown din po sa bahay. Naka-lock po yung pintuan. Bakit po? They have fear. They have fear to Jesus. No, may worries po sila. May doubt po sila. Yun nga eh. Nakakatuwa eh. Kasi when Jesus entered, yun na po yung himala. Kaya nga po sa atin parang makaka-relate po tayo eh kasi as of now po yung amin pong lugar dito ngayon ay lockdown. Every Sunday po lockdown. Kaya yung iba yung atin ng misa nahihirapan po kasi kailangan umikot pa po sila sa malayo kasi isa lang po ang ginawang gate. So lahat po ng tindahan po rito, lahat po ng mga kalingawan o yung mga libangan po rito ay sarado po pag Sunday. It's a lockdown. And as we have experienced, as we have heard, marami po ang itong pandemic lockdown ay we have a fear of COVID infection, no? Natatakot po tayo. Kaya nga po marami sa atin nagre-remind mag-ingat. Kailangan merong hygiene. Last week po ang ating pong topic ni Sister Bell po ay about ano po, pandemic. No? Ang ganda po nung kanya pong senior po sa atin last week ay tungkol po sa pandemic na kailangan meron tayong hygiene. Kailangan may kalinisan, no? Kalinisan ng alin? Ng katawan lang po ba? Hindi po. Kailangan po kalinisan po ng ating pong kaluluwa, no? Ano pa po 'yon? Another one, yung sinasabi ni Sister Bell na yung pong kailangan naka-face mask, no? Naka-face mask po. Ibig sabihin, pag naka-face mask po tayo, nakatago ang makikita si Jesus, no? We have fear of COVID. In fact, brothers and sisters, two of our siblings, ang aking pong kapatid ay na bunso ay nauna pong na-afflict ng COVID, but praise God, siya po ay gumaling na po. And then sumunod po yung aking pong ate na pinag-pray po natin. Thank you Lord, naayos na po sila lahat. No, yun po yung mga kaba po natin, yun po yung mga takot po natin. Tatakot tayo ng ating pamilya ay ma-afflict, magkaroon ng virus, no? In fact, kasi ang nangyayari po kasi is pagka po yung isa sa pamilya ay nagkaroon po ng virus, yun pong buong pamilya naka-lockdown din po, naka-quarantine din po. No? Ano po yung mga worries po natin ngayon? Marami ako na-receive na mga nagpapadasal, dumadaing about hanap buhay, nahihirapan po pagkain, kung paano po ito. Marami. Ang iba po nagdududa. Marami nagtatanong, kailan po matatapos itong pandemic na ito? When this pandemic will be last? Yun po yung ating pong mga doubts, mga ano po natin. Marami po. Kaya nga marami po sa atin naghahanap po ng kapayapaan, ng peace. Marami po naguguluhan. Marami po merong doubts. Kaya po yung iba nakakagawa na rin po ng mga kasalanan. Nakakagawa na po ng hindi maganda para lang po mabuhay. Para lang po magkaroon ng kanila pong pamamaraan sa buhay po. Remember, brothers and sisters, yung pong karanasan ng ating Panginoong Jesucristo, ito pong Holy Week, hindi po ba? No? Ano po yung mga na-experience niya? Yung mga kasamahan niya po ay, one is si, remember Judas, betray him? No? Tinatwa po siya? No? Ibinenta po siya? No? Sa Bisaya pa, binaligya siya? No? And then Peter denied him. Itinatwa siya. Hindi siya kilala. And the disciples left him and abandoned him. Siguro kung ordinaryo, katulad natin, katulad ko, katulad mo, kapatid, kung ganun po mangyari sa atin na binetray tayo ng kaibigan natin, tapos dininay tayo ng mga kaibigan natin, yung mga kasamahan natin, nilayuan tayo, inabandon tayo, ano kaya mararamdaman mo, kapatid? As Jesus experienced.
Siguro kung tayo yun, kung ako yun o tayo yun, kapatid, siguro nagalit na po tayo. Siguro po nagbanta na po tayo. Siguro po nagpakalayo-layo na po tayo. But Jesus never condemned them. No? Nakakatawa eh. Si Jesus po, nung mag-appear po sa kanya, instead of condemning his disciples, yung pong pagkita nila doon sa mga kasamahan niya, siguro, bakit ganon? Bakit niyo ako iniwanan? But Jesus, hindi po ginawa ni Jesus. Instead, Jesus said, "Peace be with you. Ang kapayapaan ay sumain niyo." What is the meaning of peace when Jesus said that? Ibig sabihin, pinapatawad ko kayo. Minamahal ko kayo. Narito ako upang kayo ay kalingain, upang kayo ay hindi sisihin, hindi pagbintangan, no? Hindi alipustain, kundi narito ako. 3 times sinabi ni Jesus, "Peace be with you." When Jesus entered, the disciples experienced calmness. The disciples experienced peace, joy, love. Oh wow, brothers and sisters. Ang ating pong mga disipulo nung umenter po si Jesus at sinabi, "Peace be with you." Ang na-experience po nila, they become excited. No? Naging mapayapa po sila as they receive peace, forgiveness of the Lord. And so brothers and sisters, what is the meaning of peace na sinasabi ni Jesus? Pinapatawad po tayo. Maski ano pong kasalanan ang ginawa natin, pinapatawad tayo ng Panginoon. Yun po yung maganda sa ating Panginoon eh. Hindi po siya naglilista ng mga kasalanan. Di po ba? Never. Sa dinami-dami ng ating mga nagawang kasalanan, sa dinami-dami ng dinawa kong kasalanan, pag-enter ko sa simbahan, pag-enter ko sa kanyang tahanan, pag-enter ko, pagdadasal ko sa kanya, I never heard from Jesus. Ikaw kasi, marami kang ginawang mali. No. Ang sabi sa akin ni Jesus, "Come back." During my life in the Spirit Seminar 1986, sabi ng ating Panginoon, "Come back, come." At sabi ko nga sa kanya noon, nung nabisyon ko siya, sabi ko, "Lord, huwag po, madumi po ako, marami akong kasalanan." Ang sagot ni Jesus sa akin, "Kapatid, I will make you whiter than snow." Ibig sabihin, hindi ko binibintang sa iyo mga kasalanan mo, bagkus huhugasan pa kita sa iyong mga kasalanan. Wow! Hallelujah, brothers and sisters. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Maski nagtampo tayo, maski lumayo tayo, maski dinanay natin siya, maski binetray natin siya, katulad ng mga disipulo, pagbabalik ni Jesus, sasabihin niya sa iyo, "Peace be with you, Vic. Peace be with you, sister. Peace be with you, brother." Yun po yung pinakamasarap sa ating Panginoon. How we savor the experience and having peace with God. Wow, brothers and sisters. Iyon yung sinasabi sa John 10:10 na wala ka nang hahanapin pa. Lahat ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. And so, what is the challenge ng ating Panginoon? In the gospel, also brothers and sisters, si Thomas na nagduda. No? Eh kasi hindi niya nakita eh. Hindi niya na witness. So nung sabihin sa kanya ng mga disipulo na nakita namin si Jesus, maniniwala lang ako pag nakita ko siya at nakita ko yung sugat niya at nahipo ko yung sugat niya. No? Eh nakakatuwa eh. Nung makita ni Jesus si Thomas, sinabi ba ni Jesus kay Thomas, "O ikaw, duda ka talaga eh. Ikaw ganyan ka talaga eh." No. Ang sabi lang ng ating Panginoon, "Come Thomas, witness, be a witness." Nung makita po ni Thomas Jesus at nahipo niya, isa lang po na sabi niya, "My Lord and my God." Panginoon ko at Diyos ko. No more, no less. Wala na po siyang sinabi. Ang sinabi lang niya po, "Panginoon ko at Diyos ko." Napawi yung duda, napalitan ng pananampalataya. Ganun po pala ang presensya ng ating Panginoon, kapatid. Na pag na-experience mo personally ang ating Panginoon, na-encounter mo si Jesus, siguro ito po maalala mo nyo during the Life in the Spirit Seminar, during the Baptism of the Holy Spirit, you encounter Jesus na parang nasa harapan mo siya at sinasabi sa iyo, "Anak, pinapatawad kita. Anak, alisin mo ang pagdududa. Palitan mo ng pananampalataya." Pagdududa, nagkaroon ng pagtitiwala. From darkness to light. Yun yung masarap eh. Yun yung masarap kay Thomas eh.
no? Naging ano po siya, yung kanyang duda na palitan po ng pagtitiwala. So ang hamon po sa atin is, number one is, from doubt to faith. Huwag po magduda. Ito pong pandemic po na ito, lilipas po ito. When? Sabi nga ng isang brother, no, na-applic na ano, I am willing to wait. When? Iyan ang masarap eh. The virtue of waiting. Alam niyo po, yung waiting po, isa rin pong virtue po yon. Na pagka po ikaw ay merong virtue of waiting, brothers and sisters, makikita mo ang liwanag sa darkness. At pag lumiwanag po, ang darkness po mapapawi sa buhay po natin, ang kadiliman pag tinanggap natin ang liwanag ni Jesus. Number two, ang challenge po sa atin is always attached with the source of life. wag pong sa Tagalog po, alam ko 'tong balisaw-sawin eh. Yun pong sinasabi nga, ngayon mainit ka, susunod bugnaw ka na naman, malamig ka na naman, tapos eto ka na naman. Parang on and off, no? Kailangan tuloy-tuloy, consistent. Yun po yung biyaya po ng ating Panginoon. Yes, mahirap. Pero I tell you, brothers and sisters, pag nakita mo si Jesus, pag na-encounter mo si Jesus, pag nabarkada mo si Jesus, pag naging kapatid mo si Jesus, pag naging kuya mo si Jesus, pag naging kabarkada mo si Jesus, I tell you, brothers and sisters, ang sarap ng buhay mo. Because you have the source of fruits. Fruits of what? Fruits of the Holy Spirit. The love, the joy, the peace, the kindness. Saan po ba nagmumula yon? Kay Jesus lang. Wala naman po sa mundo nun eh. Ang mundo, ang ibibigay lang po, pera. Pero ang pera po, habang hinahanap mo, nagugutom ka sa pera. Walang sumasawa sa pera. And you cannot fulfill your happiness in money, in wealth. I tell you, brothers and sisters. No, di po ba? Yun naman po yung biyaya ng ating pagiging charismatic, yung Holy Spirit, brothers and sisters, pag nasa atin po, magkakaroon ng prutas ito. At ito po, iiral po yung gifts. Yung gifts. Ano po yung gifts? To be a peace bearer. ang gift po kasi kapatid, hindi po ito yung biyaya para sa sarili lang po natin. Once na ikaw po biniyayaan ng Diyos, ikaw ay magiging biyaya sa ibang tao. Ayoko sana ang pangalanan eh, pero hindi ko mapigilan. One of our brother here in Cebu, Brother Johnny Lim, touched by the Lord, creating rice for life. I don't know paano po niya ginawa yon, pero isa lang po nakita ko sa kanya, kasi nakita niya si Jesus na ilaw ng buhay para po sa mga dukha, para po sa mga poor. Siya po ay nag-gathered ng ating mga kapatid, lumilibot po sa buong Cebu. Wala pong isang lugar, pag may nakita po siya nangangailangan, ipinagkakaloob niya bigas. Rise for life. Thank you, Lord, for this brother. And we're praying na marami pong sumuporta po sa kanya. And the third, to be a peace bearer, brothers and sisters, of course, we need also to forgive. And yan, problema kapatid eh, hindi po ba sa ama namin, no? Patawarin mo kami sa aming kasalanan, no? Katulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Paano kapatid? Kung meron pa tayong galit, please, brothers and sisters, mahirap po mabuhay na may galit. Mahirap po na may mabuhay na merong resentment na hanggang ngayon di mo pa rin mapatawad si nanay mo, si tatay mo, yung anak mo, di mo pa rin mapatawad yung mga kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung nakagawa sa inyo na hindi maganda. Friends, my dear brothers and sisters, ang hirap pong mabuhay ng may galit sa puso. Masarap pong mabuhay na ikaw may kalayaan. And if you want to be free, forgive, brothers and sisters. Because if you are forgiven, you will forgive. And if you will forgive, that is love. That is sharing. That is helping, brothers and sisters. And so, brothers and sisters, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Let us ask the Lord and ask the Holy Spirit to be with us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, through your victory over sin and death, you have overcome all the power of sins and darkness. Help us to draw near to you and to trust in your life-giving word. Fill us with your Holy Spirit and strengthen our faith in your promises and our hope in the power of your resurrection. All these things, Father, we ask in the mighty name of your Son, Jesus, the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Praise God. Hallelujah.